Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Andito na naman tayo sa ating free talk, komento, reaksyon, opinion, suggestion tungkol sa mga pangyayari ngayon sa buhay ni Vong Navarro at Dennis Cornejo noon, 2014. Ito nga ang mga bagay na kaduda-duda at di ka pa paniwala at ano ba talaga ang totoo. May mga umiikot tayong mga bagay sa ating mga isip, mga tanong kung ano ba talaga ang totoo. Ito nga sabi ni Dennis Cornejo sa kanyang interview with Cara David, sabi niya, walang nangyari sa kanila ni Vong Navarro sa condo noong January 17, 2014. Walang nangyari. Tapos, noong January 22, 2014, ay nahuli daw di umano si Vong Navarro nakapatong sa kanya sa mga mata o kaibigan ni Cedric Lee o si Cedric Lee mismo ang nakakita daw di umano sa pagkagahasa, di umano, ni Vong kaya Dennis Cornejo. Ang tanong, anong date talaga kinahasa o nirape di umano si Dennis Cornejo? January 17, January 22, 2014? Diba, kung ginahasa siya noong January 22, 2014, bakit siya pangiti-ngiti sa elevator at nalikan siya? Hinalikan siya sa dalawang pisngi ni Cedric Lee. At tila ba, hindi talaga tila ba, planadong planado ang pangyayari. Kita sa CCTV camera sa condo, sa elevator, nakatali si Vong yung kamay. Kasama ang mga kasamahan ni Cedric at si Cedric mismo na lumabas ng condo. At saka, yung January 17, 2014, anong nangyayari doon noong time na yon? Okay, sabihin natin na ang January 17, 2014 noon ay walang nangyari dahil ang babae mismo ang umamin na walang nangyari sa kanila sa condo with Vong Navarro. At ako naman, kung babae ako, hindi ko haya ang gawin ako o galawin ako ng isang lalaki sa place ko, sa sarili kong lugar. Hindi ko hayaan yun. Sabi nga ni Ellen Adarna, huwag mong hayaan yung lalaki na may gawin sa'yo na di ka ay-aya at sa lugar mo pa. Pwede ka tumanggi, pwede ka tumalag na huwag yan. O, diba? At ito, January 22, 2014, ito ba ay planado? O pirahan ba si Bong? Takutin ba si Bong? Tinakot talaga siya. Base doon sa kwento niya with Boy Abunda sa hospital, tinakot siya. At pinilit pumirma sa isang katulatan na hindi naman niya ginawa. Siguro doon sa date o pizza na January 22, 2014, doon daw nahuli si Vong nakapatong kay Dennis Cornejo, di umano. Pero bakit nung nasa elevator, kuha sa CCTV, ay parang relax na relax at masaya at ngumiti itong si Dennis Cornejo, kitang-kita naman at hinalikan pa sa dalawang pisngi. Di ba kung may something na terrible na nangyari sa iyo bilang isang babae, tulala ka, hindi ka makapakali dahil pinatuan ka ng lalaki, di ba? At saka dapat doon sa loob ng flat o room ng condo ni Dennis, mayroong camera doon na mayroong kuwang CCTV na may video. Kasi di ba parang wala namang lumalabas o nasa publiko na mga video doon mismo sa flat o kondo o kwarto ni Dennis Cornejo na kasama si Vong. Dapat doon may camera para kitang-kita talagang ebidensya kung anong nangyayari doon noong January 22, 2014. Kasi base sa napanood ko sa mga TV news, ang kuha lang na CCTV na video ay doon lang sa elevator. Yung labas-pasok lang na video, di ba? Yung pumasok yung kapatid ni Cedric Lee, mga kaibigan niya, si Dennis Cornejo, si Vong tinali doon sa elevator lang. Ang tanong dyan, meron bang kuhang camera o kuhang video, doon sa room ng condo ni Dennis Cornejo kasama si Vong nung time o nung pizza na January 22, 2014. O di ba? Or else, kung walang video, pwede mag-ano ng DNA test, test o ebidensya na ginahasa o ginalaw si Dennis Cornejo may sexual intercourse with Vong Navarro. Dapat may mga test na ipapakita.
At ito ha, nung interview ni Vong with Boy Abunda sa hospital, sinabi niya na walang sexual intercourse na nangyari. Mayroon lang mga physical contact. May mga hawak-hawak, mga touch-touch, mga di kaya-aya. Pero may pahintulot daw ng babae. Humingi ng pahintulot itong si Vong kay Denise na may mga ganyan-ganyan, mga alam mo na yung lalaki, pero walang sexual intercourse. Pag ganyan, may parusa ba yan sa batas? O may kaso ba yan? Kung may kaso man yan, ganyan-ganyan mga molestia, mga harassment, pero hindi naman siguro ganun kalala, di ba? Hindi naman ganun katindi na unbelievable yung sinampang kaso. At take note, may pahintulot doon sa babae. I mean, uulitin ko ha, base doon sa interview ni Vong with Boy, humingi si Vong ng pahintulot o permiso kay Denise Cornejo na may mga romantic eksena, may mga physical contact na mangyayari, at saka walang sexual intercourse. Take note, humingi ng permiso ang lalaki sa babae kasi doon lang sila sa private place ng babae. Silang dalawa lang sa kwarto, sa condo. Ito talaga ang nakaka-intriga at nabigyan ng issue ng mga fans at netizens ang pagtawag ni Denise Cornejo na kuya kay Vong Navarro after nung January 17, January 22, 2014, tinawag pa niya talagang kuya Vong si Vong Navarro.